Tree of Life. Last Friday, I was able to visit Brother Reggie and Brother Alan's place. Partly, na-share ko yung John chapter 4, verse 7 to 14. I don't know about you, but sabi nga sa kanila, ewan ko, alam niyo po, kasi kami nag-renew ng visa between spring and winter. Because our visa expires on the 31st of March, so mag-renew po kami between Feb. Ganyan. Feb 1 pa pwede naman. Mag-renew ng visa. Kapag nag-renew ako ng visa, o kami ng visa, naisip ko agad, nakikita ko pa ba kaya ang mga cherry blossoms? Makikita ko pa ba yan sa spring? Mararanasan ko pa yan sa spring? Kasi every time we renew our visa, every year, parang every year na yata may mga lagi dinadagdag ang mga documents. Katulad nyo ngayon, di ba? Ang mga EPS, may mga medical certificate na kayo dapat na ipasa. Parang kailangan nyo na magkaroon ng medical check-up. Which before, wala namang gano'n. Kasi po, kaya ko naisip yung gano'n, will I ever again experience spring and fall and summer? Gusto po kasi naranasan yung spring. The first time I had my spring experience here in Korea, I was living in Moscow. Alam niyo po yung mong yun? Yung pong puno na puti, yung bulaklak na puti, puno siya. Hindi siya shrub, puno siya. Na puti yung bulaklak. Bulaklak talaga siya, malalaki ang petals. Sa Hindi, tawag ko yung magnolia. Sa barangay po namin, ganun ang tawag. Magnolia. Meron pong maliit na magnolia doon sa likod ng factory namin na amanghang-mangha ako. Kasi ang puti-puti, tapos meron po siyang ibang variety, yung purple din. Meron siyang parang violet na variety. Wala siyang dahon. Puro lang siya petals. Puro lang siya bulaklak. Tuwang-tuwa po ako. Tuwang-tuwa talaga ako. Kasi it's my first time to see those flowers, those trees, na instead of leaves, na makikita mo, ay flowers sila. And then, sa tabi ng factory namin, ako, makabisit po tayo doon, one of these trees. Ano yung yellow? Canary. Canary, yung mga yellow na maliliit, makikita niyo po yun, di ba, yung mga maliliit yung kanilang mga twigs. Parang pinambabakol. Puro yellow siya. Ang ganda talaga ng tingnan. Parang marawas lang. No? Yellow na yellow siya. Tapos siya putang puti. Puro flowers muna, hindi muna bulaklak. Iba po yung pag-aranda mo ngayon ko sa inyo. One time in 2009, bago 2010, wala din yung starima, no? Nung mga Geda girls, kilala na yun ni Brother Angel, Brother Jape, si Narima, si Na Eden, di ba? Tsaka si pinag-pipray ni Anne, si Anne, pinag-pipray ni Anne. Pumunta sila sa bahay, it was spring, and it's also cherry blossom sa place namin. Ang ganda-ganda. Ewan ko ba, iba yung pakiramdam ko. Parang, there's something, parang there's a sense of a new life coming out of me. Ewan ko sa inyo. Kasi di ba, pag winter, puro na lang brown ang nakikita natin. It's a white, pag may snow. Pero yung mga leaves, ang mga puno, wala silang mga dahon, wala silang bulaklak. And it's a sign of new life. Sabi nga ng aming Professor Carbosa, Don Kinder, pag yun, yung prayer niya, hindi ko makalimutan, thank you, O God, for you are the God of season. Ang gabi niya eh. You make the flowers bloom in spring, you make the green tree in summer, and you make a very colorful mountains in fall, and you make the mountains white in winter. Every spring, yun po yung aking nararamdaman. There's just a sense of new life. Sabi nga sa introduction natin, di ba? Flowers bloom, the trees are budding, and then the birds nesting. Yeah, naglalabing-labing na yung mga ipon, nagawa-gawa sila ng mga pugad. Ayan. But kung titignan nyo, pagsandali lang, every cherry blossom or any other flower festival, it will last for about a week. At the most, 9 days, 10 days. Bakit? Kasi yung mga bulaklak, sandali lang po yan. They will happen for a, they all happen, sabi nga, for a short period of time. Pero hindi po ang buhay. What is your life? Si Apostle James, a half-brother of Jesus Christ, said, what is your life? You are a mist that appears for a little while, then vanishes. James chapter 4, verse 14. Our life is short. How should we live that short life? Or this short life?
Let us learn how to live our lives to the fullest. Let us off L-I-F-E, life. And this text is actually a springboard para sa ating topical message for this morning. Life. Yung letters ng salitang life, bibigyan po natin sila ng kahulga. A prosthetic sign. First is, life itself is short. Sadali lang po ang buhay. Si Tita Olive, nag-message po nung isang araw, sabi niya, namatay na raw po yung kanyang tatay. And his father, nakita niyo po sa Facebook, di ba? Some of you. And his father was actually 101 years old. So, salamat sa Panginoon, binigyan siya ng ganung kahabang buhay. But unfortunately for Tita Olive, she cannot go home because of her medical condition. Nalungkot-lungkot po siya. Sabi niya, hindi ko mamasisilayan ang ating tatay. Sa kanyang huling dito sa lupa. Although, wala nang buhay. We measure life through time. Bawa, 100 years is what? Century. Tapos 10 years is what? Decade. And of course, yung mas mahaba yung 1,000 is millennium. Pero di na po tayo mabubuhay ng ganun lahat. Physically. 12 months is 1 year. And then 1 week is 7 days. 1 day is 24 hours. 1 hour, 60 minutes. And 1 minute, 60 seconds. Now, the only way we can number our days is to live one day at a time and apply wisdom. Yung pong ating text na yun. Ang sumulat ko sa Psalms number 90 is, o Psalms 90 is Moses. Sabi niya, the days of our years are, this is in King James Version, by the way. I hope you can read it in the NIV or KJV. The days of our years are 3 score years and 10, if by reason of his strength, by 4 score years. Di na natin ginagamit yung mga ganun. Ibig sabihin ng 3 score, 3 times 20. Alam niyo? 3 times 20. 16. Nagaling sa man. The days of our lives are 60 years and 10. Ilan yun? Ilan yun? 60 years and 10. 70. And if by reason of his strength, it may be 4 score. 4 times 20. 18. Yet is there strength and labor and sorrow that is soon cut off and we fly away. Ang buhay ng tao, on the average, this was written long time ago. Alam na ng sumulat si Moses by the guidance of the Holy Spirit that the average lifespan of every human being is 60 to 80. But 3 score and 10, that is 60, 70, and then 4 score is 80. Sabi nga, sa panahon natin ngayon, although haba din mababa ang buhay because of the advancement of biotechnology. Last month, nung umuwi po kami, I shared this devotion to sa birthday ni Radzor. May isang scientist na nagsabi, predict in his theory that in the future, humans will live for about 1,000 years, physically, because of the advancement of technology. Well, maaari. Sabihin natin, okay, pwede. Pero, eventually, mamamatay din yung tao. Baga, dinelay mo lang. Okay? Mamamatay pa rin. So, sabi ng Psalms, the same writer. So, teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Life is short. Sabi niya, no? Di ba meron tayong kanta, this is the day which the Lord has made, we will rejoice and be glad in it. Ang April 10, 2016, ay isang beses lang dadaan sa kasaysayan. Mamaya, alas 12 ng tanghali, April 10, 2016, bukas, hindi na babalik yung April 10, 12 o'clock, 2016. History na yan. Ang buhay po natin, ganun din, short lang. Misan, life is short na nga, and then we treat it carelessly. Di pa natin iniingatan. Sabi nga po dyan sa Psalms, yung shortness of life, Moses
actually teach us and prayed, sabi niya, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. To make the most of our earthly existence is actually short, we must lose ourselves in the will of God. Konti na nga lang po yung ititira natin dito sa mundo. Compared to eternity, what I'm talking about. Kasi, siyempre sa buhay natin, mahaba yun. Uy, mag-aamrod ka. 3 years. 4 years, yogo. Hindi pala yung patawag niya. Daddy. Kaya, papa. Eh, sasabihin mo naman, hindi, darling, kaya natin to. 3 taon lang naman to eh. O di ba, ilan sa inyo, nakatatlong taon na dito. Parang kailan na, kung babalikan ninyo. O nga, hindi ko sukat nakalahit, 10 taon na hindi na pala ako rito. Kaya pag tinatanong ng mga Korean, ilang taon na ako nila 10 years, nabibigla sila, ah, mukman sa akin. Ani yun. Hindi na papasin, mabilis ang panahon. Akala ko, nung bata lang ako, mabilis. Kasi sa laging Sabado na naman, FPG sa GMB na. Di ba? Nung bata tayo. Tapos, pagbakasyon, parang ang bilis-bilis. Kasi June na naman, pasokan na naman. Pero hindi natin alam, pare-parehas lang naman. Talagang yung araw, hanggang lumalapit talaga, lumilipas. So sa hili ng buhay natin, mga kapatid, how can we live a life of, sabi niya, so teach us to number our days that we may apply our wisdom. How do we teach, how should God teach us to number our days to apply wisdom? Sabi dito, to make the most of our earthly existence, we must lose ourselves in the will of God. Ibig sabihin, pag sa buhay natin, ito na sa kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. I will borrow again by the Regis word. Nandito na rin lang tayo. Diba? Nabubuhay na rin ba tayo? Eh, di mabuhay na rin tayo para sa Panginoon. Sabi nga po, we can do, sabi, this we can do when time is running out. It's never too late to give ourselves totally to God. Kilala niyo sino ito, Donaire? Sino niyo nakakilala kayo ito, Donaire? Basketball player. Boxer po yun. May laban siya sa April 16 sa Cebu. Nabasa ko yung article about it. Sabi niya, he now feels grateful about life. Kasi dati, hindi niya papansin, hindi masyadong malaki yung following nyo nito kung para kay Manny Pacquiao. Bakit? Manny Pacquiao is a very humble guy. Diba? Because no need to drive through up in the United States because so he speaks English. Eh si Pacquiao talaga Tagalog. Nung nagpumpin sa US, talagang bali-bali yung English guy. Kaya sa masang-masa ang dating niya. But one more thing about him, he's a proud guy. He's a proud guy. Sabi natin sa word natin, mayabang. May pagkamayabang. Talaga si Brother Reggie. May pagkamayabang talaga siya. Now, so nabasa kong ano sa kanya. Sabi niya, this time sabi niya, malaki ang nangyari sa akin personal at saka family tribulation. Yung kung kanya palang asawa, muntik na pamatay sa kanilang sa panganak sa kanyang second baby. Nasa sarin po, his wife lost 2.2 liters of blood in the span of several hours. And doon niya na-realize how grateful he is na mayroon siyang asawa, na mayroon siyang anak, na mayroon siyang career, na mayroon siyang buhay. Pagkatapos kasi siya manakdown ng black guy, nakalimutan ko pangalan, parang karoon siya ng depression. Siguro kapag may depression ka, parang sarili mo naiisip mo, hindi mo naiisip pamilya mo, parang malungkot ka lang. So, nang nangyari yung crisis sa buhay niya na muntik na mamatay ang asawa niya sa panganak sa kanilang pangalawang o sa bunso nila, doon niya na-realize how he is grateful to God for giving it that challenge and that tribulation to turn back at magpasalama. Sabi niya, I want to leave a legacy that Filipino youth will look after me pagdating sa ganitong larangan ng palakasan. Hindi lang sa sports, kundi sa bilang isang tatay, bilang isang role model. Kaya naman ang buhay napakasandali lang. Meron po kaming pastor. Ito, kailangan, of course, si pastor sa Pilipinas Santo. Meron po silang dalawang anak nung nag-aaral kami, sa college kami. Ay, yung dalawang anak na si Jer at saka si Karen. Jer was a young boy nung nandun kami elementary school.
nung matapos na kami mag-college, syempre, naging bata, naging elementary na rin, nagkaroon ng karamdaman yung bata. Crystal. And the sovereignty of God, yung bata namatay. At the age of 12 or 13. Namatay. Devastated si Pastor Perking. You know, he's being very faithful in the ministry and all those things. His wife was his partner in the ministry. Teenager na yung bata. 13. And he passed away. Being a servant of God, the shortness of life, talagang nakita niya na hindi yung buhay natin dito sa atin. But eventually, ang pastor na ito, given 2 more children. Yung isa, nakita ko nung linggo. Nung pumunta kami doon last time. Kamukha-kamukha nung naman. Kamukha-kamukha ng kuya niya. Kaya hindi niya nakita yung kuya niya. Kamukha-kamukha. Parang nabuhay si Jared sa pamilya. Lalaki. Now, yung buhay mo namin napakasandali na. And sabi nga po ni Apostle Pablo, because this is our age too short, are we definitely sure that when we pass this life, our soul is secure? Buhay natin sandali lang, kapag tayo pumanaw, saan pupunta yung kaluluwa natin? Sabi po ni Apostle Paul sa sulat niya sa mga taga-Corinto, 1 Corinthians chapter 6, verse 1-2. As God co-workers, we urge you not to receive God's grace in vain. Wala po dyan. For he says, in the time of my favor, I heard you. On the day of salvation, I helped you. I tell you now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Stop salvation. Alam niyo po, kahit anong turo ko dito ng mga doktrina o ano pa, kung yung unang doktrina, pinakamahalaga, hindi pa natin masisigurado sa buhay natin. Lahat ng mga natutunan natin, wala lang. Kasi hindi pa tayo sigurado kung sa langit tayo. Now is the day of salvation. Now, God is always ready to help you right now. And salvation, this salvation is speaking, is more than just eternity, it's just more than eternity. Speaking of the salvation here and now, salvation from what? From Satan. Wala na, kapag tayo ligtas ng tunay, kinalanggap natin yung Panginoong Jesus, we are saved from Satan's abode in hell. Okay, we are saved from his influence. Dahil hindi na tayo pupunta dun sa kanya, nandun na sa langit. Also salvation from sin, the penalty of sin, the power of sin, and the presence of sins. And also save from ourselves. Ano ba tayo? Di ba tayo mga selfish tayo nilala? I, me, myself. But when we are saved, we tend to be more broad-minded. We tend to live our lives not only for ourselves, but of course, first of all, for the Lord. Dati-dati, pag nabukong tayo hindi pa nakakilala, basta ako mabubuhay. Bahala ako yun. Pero ngayon, pag tayo nakaligtas na kakilala sa Panginoong Jesus, ang buhay natin, una-una, sabi ni Lord na. So we're not living a selfish life anymore. Now is the day of salvation. Now, sabi nga, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. If you don't accept Jesus Christ yet, or you didn't accept Jesus Christ yet, sabi ng Biblia, now is the day of salvation. Pakadali lang naman. Of course, we are all sinners. Sabi that we are sinners and accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Dahil, number two, bakit? Ang buhay na ito, mga kapatid, hindi sa atin. It's not ours. This life is not ours. There are a couple of several verses na sinyan ko po dyan. First of all, Genesis chapter 2, verse 7. Of course, masakarang sa atin alam nito. The Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils and the breath of life and man became a living soul. Your life and my life is loaned from God. Sinabing loan, grabe. Siguro iba sa inyo, especially mga mga citizens dito, o Chris Pagos, may mga loan kayo sa banko. Diba? Mga ginamit kayong pera para sa negosyo o para sa pagpuporta sa inyong bahay, hinirap sa banko. Hindi sa inyo.
Sa pa, Job, very, very famous example. Job was tried. This chapter 1, wala na ang kanyang mga anak dito. Wala na ang kanyang mga properties. Ubus na. Pero nasabi niya, tingin yung perspektibo niya sa buhay, naked I came out from my mother's womb, naked shall I return, either the Lord gave and the Lord take it away, blessed be the name of the Lord. It is not ours, it is not his. Yung mga anak niya, yung mga properties niya, he considered them all not his, but the Lord's. Sabi po ng Psalm, the heavens are thine, the earth's also thine, as for the world and the fullness thereof, you had founded them. I just want you to repeat this. Repeat after me. I own nothing. I own nothing. I own nothing. I own nothing. Talaga. Ito, the rich, the parable of the rich fool. Ang context po niyan, sa preceding verses, some of you may know, nag-harvest siya naman, pangarami. Ha? Dami niyang harvest. Yung harvest niya, hindi na magkasya doon sa kanyang barn, sa kanyang bodega, sabihin natin. Lagay ng mga palay sa atin sa panahon natin ngayon. Hindi na kasya, sabi niya, and I will say to my soul, you have much goods laid up for many years. O, marami ka ng pag-aari. Di ba? Easy ka na lang. Take time and ease. Ayan, kumain ka. Uminom ka. Magpakasaya ka. Sabi niya sa sarili niya. Verse 20, but God said to him, di ba maganda yun? O, di ba, marami na akong pera, marami na akong ipon, marami akong harvest. Hindi gagawin ko, magpapain na lang ako. Ha? Kakain, iinom, magpapakasaya. In the human aspect, sa mundo, okay lang yan. Walang problema yan eh, no? Yung protopile mo, hindi ko pa pwedeng i-enjoy yan. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Binigyan ng isang word yan. You, fool, hangal. Thou, fool, this night your soul shall be required of you, then who shall those things be which you has provided? So it is that lay up treasures for himself, it is not patient over that. Even the things na pinagsikapan natin, pinagtrabahuhan natin. Theologically speaking, they are not ours. They are all loaned from God. Because your life na ginamit mo para makawayo is not yours. Naalala po yung tsunami sa Bali, Indonesia. Ginugugel ko kanina, di ba ba ma-search kasi walang laway. Hindi ko alam kung anong taon. But, hindi ko na, dito pa yan, hindi ko na, dito na. Dito pa, dito kami na. There were about 120,000 people affected by that tsunami. Most of those 120,000 people went to Bali for what? Ano, mag-aaral, magsasakay mo siya sila doon, pinitenta sila doon. Siyempre, magbabakasyon sila. Nasabihin nila habang nakasakay sila sa hama, alam mo yung bulan sa ilalim ng mga puno ng mga buko. This is life. O, di ba? Imagine ninyo yun. Anong tawag? Hamok ba tawag ka? Mamaya. Tama ba? Hamok. Yung duyan? Duyan. Di ba? Sabi kasi swing. Sabi niya yun. Nakahiya ka doon, meron kang tropical drink na may pahing pang maliit. Imagine nyo ha, kulay blue yung drinks mo, may yellow, tapos nakahigahan ka doon, under the sun, di ba? This is life. Di ba? Saya-saya ng buhay. So ang buhay ko, this is life. This is what I deserve for earning lunch money last year. Ngayon, babakasyon ako. This is life. Sarap nga na, may imagine nyo, nasa beach kayo. White sand, crystal clear water, under the sun, maya-maya, may ito niya, there yung mga inihaw na pusit at mga isda, in order, sarap-sarap, this is life. Maya-maya, dumating yung tsunami, 400 miles per hour, kapilis ng tubig. Alam niyo yung nangyari, several hundred thousand people died. And didn't only affect Bali, didn't affect other shores. Anong buhay? Madali lang, di ba? Well, yung asawa nyo, yung mga anak ninyo, kotse, bahay, lahat ng yan, mga kapatid. God allow you to enjoy them while you are
or we are here on earth, but they all really belong to Him. The heavens are thine, the earth also is thine, as for the world and the fullness thereof, thou hast founded them. Tawag po tayo, mga katiwala. Mayroon pong perfect words yung Apostle Paul dyan, stewards. Parang managers. Yung manager, hindi po siya yung CEO. Diba? Kaya tagapamahala. Lahat ng meron tayo, even our lives, is not ours. Kaya nga sabi ng psalmist, the heavens are yours, the earth is also yours. Understanding who really holds the title to all we possess should change our thinking. Just as I am aware that Sinuodong Church allowed us to use this building para maging productive at efficient ang ministry nito, so ganun din tayo maging aware na lahat ng meron tayo ay hiram lang sa Diyos. This all known to God and all the things that we have, pinayagan ng Diyos na magkaroon tayo para ma-realize natin He is the source of everything we have. That's why, because He is the source of everything that we have, dapat lang natin siyang paglingkuran. Amen po ba? Amen. We ought to serve the one who gave all these blessings to us. Sabi nga sa niya, I mentioned this several times, yung pwesto niyo, ang daming nagusto sa Pilipinas, langgahan na makapunta dyan sa mga pwesto niyo. Ibig sabihin, yung pwesto natin ngayon bilang mga OFWs dito sa Korea, ilan ang nag-apply sa recent April na KLA? Di ba nag-shutdown ang DOEA website dahil sa dami ng mga nag-apply? Tama ba? Yung kapatid Mr. Cindy, sabi niya, ganun ka siya capacity. Kita tayo doon, kita tayo dyan sa Korea this year. Kung ganun ba yung capacity? I call it confidence dahil nag-aaral naman siya na maayos. Pero sabi ko sa niya, you have to include in your preparation, prayer. Kung talagang kalooban ng Panginoon na makapunta ka ron, sabi ko, ito ang gagawin mo. Para talagang positive ba na talagang mag-aral ka ng mabuti, magpanalangin ka, tapos ito yung gawin mo. Kuha ka na lisensya mo. Para pagbating mo ron, hindi lang pagkatrabaho ng pabrika ang magawa mo, matuturo mo pang magmaneho. Balers. Kasi parang ganun na ka-positive. Makakarating ako doon, kaya kuha ko ng lisensya, tapos kuha ko ng international license ko. Ganun capacity. Before I came to Korea, nasabi lang nisa ni Miss Hong, yung aming sponsor, get an international driver's license. At that time, international driver's license, hindi ko makala ng, magkano? 3,000 lang na? 1,000 lang yata. Kumuha ko ng international driver's license ko. Hindi man ako marunong magmaneho, by the way, ng four wheels. Ay, yun naman sa atin, pwede naman yun. So I got an international driver's license, but I came here, hindi naman pinamaneho sa akin yung carnival niya. Ang nangyari, nung napunta ko ng ANSAD, naghahanap ang ANSAD ng driver na may lisensya. Eh, driver naman ako, motor lang. Pero yung lisensya, 1-2. Siyempre, may kilala tayo sa LTO. Alam nyo, kapag ganon. Binagmaneho ako ng, binagmaneho po ako ng, ano, nung Pride. Alam nyo, Pride siya na maliit, yung luma na Pride, ng automatic naman. Opo, pagkatapos pa namin yung basketball, nagmaneho po ako ng Pride. Di ba sa atin, wala naman mga handbrake yung magic, di ba? May handbrake pala yun. So pagka-drive ko, kaya pala bagal-bagal namin. Nakakaisang kilometro na kami, nakataas pa yung handbrake. O di ba? Ganun ako ka, magkano magmaneho, kabilis. Para kaming nakikipaglibim. Ganun pala yung handbrake. Hindi pala nabababa. Kaya pala nangaboy, ubos yung brake lighting. Please, that's preparation. That's faith. Although, hindi ko alam kung ano baka, hindi ko alam kung gaano matagal dito, o anong gagawin ko dito, alam ko lang, mag-aral, trabaho para sa pamilya ko. Again, it's not ours. Kaya po, kung anong meron tayo, our time, our talents, our treasure, gusto ko sinasabi ni Barry David, our time, talent, and treasure are loaned from God. So that we can do His work effectively. Di mo ba? Kaya nga ba tayo may time, may talent, may treasure, eh, mas magawa natin yung kalooban ng Panginoon para sa kanyang ministry. Our own is really in loan. Our own is really in loan from God. So lahat ng meron po tayo, hindi sa atin.
F, fleeting moments. This is a medyo malungkot na reality. And I like what James, Apostle James said here. James chapter 4, verse 13 to 15. Good, go now. Yeah, let's say today, tomorrow, pupunta kami dito, we'll go to the city, and continue there. Di ba mga plano natin ganyan? Oh, mag-abroad ako. Ganyan, mag-abroad-abroad tayo. And buy and sell and get gain. Ganun naman tayo, magkatrabaho, mamuhay. Whereas you know that, whereas you know not what shall be on tomorrow. Alam niyo ba ang bukas? For what is your life? Yung po yung ating kanilang introduction. So what is your life? Sa King James version, sabi, it is even a vapor or a mist. Bakit sa umaga, mayroon ganun, di ba? Mist, vapor. That appears for a little while and then vanish away. Pero ano dapat natin gawin? Sabi dito, ito dapat yung gawin. You have to say, if the Lord will, we shall live and do this and do that. Why? Our life is fleeting. And even David says in chapter 39, verse 4-7, ng mga Psalms, Lord, make me know mine and end, my end, and the measure of my days, what it is, that I may know how frail I am. Gano'n ko kahina. Behold, thou hast made my days as an hundredth, and mine age is nothing before you. Verily, every man at his best state is altogether vanity. Surely every man walk in a vain shoe. Surely they are disquieted in vain. He heap up riches and knoweth not who shall gather. And now the Lord, what wait I for? My hope is in you. You have only one life to prepare for eternity. I said again, only one life. Kung dalawa sana o tatlo, pwede bang pag nag-fail ka, pwede ka pang maging careless sa una kasi may dalawa tatlong buhay ka pa eh. Bale, pag sa susunod na buhay na lang, ayusin ko. For the meantime, ito muna ako. Pero, wala pong second life, third life, physically. Okay? Isang beses ka lang mabubuhay sa mundo. Isa lang ang Alan Perez. Isa lang ang Rachel Patron. Isa lang ang Jonathan Bugatan. Isa lang. Isang beses ka lang mabubuhay. Isang beses ka lang maghahanda sa iyong buhay sa inaarap. You only have one. You have just this one life to prepare for your eternity. Ano po yung doctrine ng reincarnation? Ha? Sabi dito, religion daw po siya ng thinking person. Oo nga naman. If you make a mistake for the first time, pagkatapos mo ng buhay dito, well, you can come back as something or someone. This is the doctrine of the Hindus. Babalik sila hanggang sa ma-perfect nila. But, if you believe the Word of God is true, then reincarnation is not true. Inuulit ko. If you believe that the Word of God is true, reincarnation is not true. It is a devil's lie. Kaya huwag niyo pong isipin, if I have to live my life all over again, I will fall the same. No, I will call the same person to do that. Tandaan niyo po, that is wishful thinking. Ako, when I was in college, nasulat ko sa mga love letter ko eh. Unfortunately, hindi kayo sila same. If I have to live my life all over again, I will choose the same path I tread with you. Wow! Sinagot kayo, Master? Hindi, kami na nun eh. Hindi siya. Pero, hindi po totoo yun. At hindi kailanman mangyayari yun. Bola lang yun yun. Baga siguro sa lasasang ganda ng inyong nararamdaman pag-ibig, masasabi niyo po yun. Pero hindi kailanman mangyayari yun. Dahil yung buhay natin isa lang. Right? Maririnig niyo yung mga drama, if I have to do it all over again. Yung mga words na ganyan. If I had to do it over and over again, you will never have to do it over again because life does not have a rewind button. Wala pong rewind. Kaya yung buhay mo ngayon, yan lang yan. Pag namatay ka, hindi ka nababalik dito, magiging aso ka, o kaya magiging kalabaw ka, o kaya magiging isa ka na namang bata. Wala pong ganun. Hindi po totoo yung ganun puro.
The clock is ticking, sabi nga. Sa big list, reincarnation sa big line. Sabi nga ni David, sa fleeting moments of life, sabi, show me, Lord, my life and the number of my days. Let me know how fleeting my life is. The verse 4. Yung lifespan natin, sabi niya, the wind of his hand. Ito lang ang buhay. Required, yung one of his book, purpose-driven life. Compared to eternity, our life is just but a tip of the iceberg. Compared to eternity, our life is just a tip of the iceberg. Parang, kung ang ating katawan ay ang eternity, ito lang ang buhay natin dito sa mundo. Yung kukulang. O baka yung kukulang na maliit. Compared, ha? Ganun lang po ang buhay natin physically. But it is very important that we live this life physically according to the will of God. Make Jesus as your Lord and Savior. Para dun sa eternity na yun, may spend mo siya with Him, with God. And not sa eternity dun sa hell. Because pag di pong biro-biro yung hell. Mga sinasabi nilang mga word, di ba? Mga salita nilang wata-wata, mga ganun. Kala nila, gano'n-gano'n lang yung hell, ano? Hell is real. Kung napasok na kayo sa stove, ay hindi pa po gano'n ang init ng hell. Kung napasok na kayo sa kumukulong tubig, hindi pa po gano'n kainit ang hell. Hell is about 7 times hotter than the boiling water. That's 700 degrees Celsius. No one, no physical human being can survive 700 degrees of boiling water. Or boiling stuff. Or temperature. 50 degrees, 40 degrees pa lang sa Pilipinas, di ba? At one point, nasa sa Lumbesia, relatively flat area. This 2 weeks ago, I read 40 degrees. Mamatay-matay ka na sa init. Sister Cindy, nung nagpapit, magpunta kami ng Ryan. Galit na galit sa akin. Parang tayo magbabalita ng namatayan. Hindi pa tayo pumunta pwede ng alas 4. Ang init-init. Ano ba naman punto sa lugar ni na Brother Ryan? Hindi pala sa lugar niya. Pagpunta sa lugar nila, sa may mga bebe, ginagawa yung kalsada. Bakit? Election. Election. One way lang. So, pag yung kalabiwa muna, tapos mag-iintay muna ng iba, kaliwa, anong oras? Alaw na! Ayun, ganda-ganda na sa akin namin. Honda City. Honda City. Walang aircon. Ang init! Iba ba rin? Pwede ba rin kahit mabaga ka lang, bukas yung window, at least, ayun lang ang stop ka, alaw na ng tanghali. Hindi pa po hell yun, mga kapatid. Pilipinas pa lang yun. Mas mainit sa Saudi. Amen. Eh, mas mainit talaga, pinakamainit sa hell. Kaya huwag niyo kung biburo-buro yung hell, totoo po yun. Huwag po tayo. I'm sure, wala akong mag-iisa dito, sino po gusto pumunta ng hell? Walang magtataas ng kamay. Para hindi tayo pumunta lang yan, sabi ng Bible, sabi na, this is the day of salvation. And the clock is ticking. Ano niyo po, kwento ko lang. Nung Sabado, ay nung Webes, nagturo po ako sa mga monks sa isang coffee shop. Si Julia, galing po siya ng Jeju, yung sa mga si Jan. How was your weekend? How was your stay in Jeju? Sabi ko, my father's home. Parang sabi niya, one year ko lang hindi nakita ang tatay ko, parang ang laki ng tinanda niya. Bigla akong naalala, March 20, or March, where is that niya tayo? Bumalik po kami sa Makapagal, lugar namin. Galing kami sa basketball court. Nakasalubong ko yung tatay ko. Or ganap sa kanila, so naglaro ng basketball, pabalik. Nakasalubong po ang tatay ko. May pupuntahan siya. Nung limunin ko ang tatay ko, ano na lang hinanda niya? Awang-awa ako na gusto kong maiyak na di na ba siya dati ganitong maglahat? Dati medyo mabilis pa. Nung lumampas siya sa atin, hindi na ko sa salito ng galon, dami lang, kahit sa malayo, kita ko na yung marami ng puting buhok. When I was PJ's age, 25 centimos bawat isa. Okay?
hindi mo na pag tinanggal mo, makakalat na. Sabihin, madami na talaga pag-ibig. Sabi ko, tumatanda na yung mga anak ko, kakailan na sila. Tumatanda na siyempre yung mga magulang. Umangmumulang natin. Kaya bigla ko naisip na the clock is ticking. Tama na. Kung nandito kami sa Korea, this is a very big possibility. Epe mauna yung isa sa kanila. Especially yung mga magulang sa city. My father-in-law is 79 years old. But by the grace of God, asok pa naman siya, di ba? Sa kanino, 90%, 80 years old. But life is short. And we don't know kung kailan papanaw. Kasi sabi ko, buti na lang. Buti na lang. Dahil nung isang linggo nga kami nandun, nagkaroon kami ng Bible study sa bahay. E sinabi ko sa tayo ikaw, pag namatay ka, sakot ka. Wala sakot. O sinabi ko yung paraan ko, paano papunta na lang. Tinatanggal ko mo. Ayun mga ito, mga tatay, siyempre, prideful yan. Tumatanda tayo, mas tumatanda sila. Now, siyempre, maganda, pinag-pray natin sila. Para humaba pa yung buhay. Nakita ko si Nanay Juni, Nestora, nagsusumba. Pero maganda yun for her health. But eventually, this life will last. The life we live for Christ will last. Yun lang. Ipinamuhay natin talaga sa Panginoon, yun lang ang mag-last. Now is the time to seek God's power to help us to become the people He wants us to be, finding hope in our eternal God who gives meaning to our lives today. Ulitin ko po yan. The clock is ticking. Now is the time to seek God's power to help us become the people He wants us to be, finding hope in eternal God who gives meaning for our lives today. Ang tanong, hindi mo ba binibigay ang time mo? Am I wasting my time? In what areas do I need to make changes sa buhay ko? Life is short, mga kapatid. The time to live for Jesus is not tomorrow, is not next month, is now, is today. Lastly, ito, end is sure. It is destined to man once to die, and after this, the judgment. Hebrews 9:27. The greatest tragedy of every human race is that we put off living. Saka na. Tsaka na. Bukas na lang. Tatanggapin ko naman ang Panginoon. Alam niyo po ba si Constantine? Ha? Yung sa king, the ruler. He accepted Christ bago siya mamatay. I'm not sure kung talagang ganun niya. And sabi niya, kung ganun pala, sabi niya, na ang isang taong himanggap kay Kristo, ay may siguridad siya sa kanyang buhay. Eh, itatanggapin ko na lang siya bago ako mamatay. Ay wag na wag po niyong gagawin niyo. Kahit hindi nyo alam kung kailan kayo mamamatay o kailan tayo mamamatay. And now is the day of salvation. At life is a one-way street, hindi siya merry-go-round. Isa lang yan. Sabi nga sa inyo, if I have to do it over again, walang ganun. You cannot do it all over again. Because once you die, done. Our faith in Jesus Christ ought to make the difference in the way we live and the way we die. Our faith in Jesus Christ. You cannot escape the fact that ang ating buhay dito sa mundo ay nabibilang na. So it is wise to think about our inevitable appointment with death. Hebrews 9:27. Meron pong isang German theologian na biniktik ng mga Nazi, Hitler, 1945. Sabi niya, for me, this is the beginning. Isang Christian theologian hanged by
Hitler's men. Before he died, he said, "For me, this is the beginning." Polycarp, another Christian martyr who died in Rome. Kasi hindi niya consider that the emperor is God, small g. Now, when he was with the judge, sabi sa kanya ng judge, "Resign ka lang, para hindi ka makatay. Sabihin mo lang na Diyos ang ating emperor at hindi Diyos ang Kristo mo. Oh, wait, ganun lang kadali. 80 years of my life," sabi ni Polycarp, "I've never seen him leaving me. Why would I deny him now? Your God, your emperor, is nothing compared to my God." Lalo nagalit yung ano? Lalo nagalit yung judge. Sinilabas siya ng buhay. So people who knows God, who serve God, and they know that their death is the beginning of eternity. Mahirap sa atin sabihin yung gano'n kung wala tayong gano'ng klaseng faith. Christ is the difference between hope and hopelessness, actually. Because Jesus died for us and rose from the dead, our fear of death can be changed to hope. Ito ba? Siya mismo ay nabuhay mula sa patayin. Nangyayari lang po yan when we receive Jesus Christ as our personal Savior, and that is the best way to face the inevitable appointment with death. We receive Christ as our Lord and Savior. We need to remember that life is the living of it. Tandaan po natin ito. Some men may die shrapnels, bullets, knives. Some men may die in accident. Some people may die inch by inch, dying in their hospital beds. Some may die of old age, even others young. But still, we will eventually all die. Tanong, don't just count your days. Make your days count. Tayo pong lahat is part of our application. We are concerned about life is measured by time. How long shall we live? We don't know. Walang isang makakapagsabi sa atin dito, ako, brad, pastor, mabubuhay ako mga 90. Hanggang 90 ako mabubuhay. No. We cannot say that we can live this much and this long. Only God knows how long shall we live. And the more pressing question is, what will my life be after here on earth? Are we sure to spend eternity in heaven? Life only exists in the present. Ngayon lang yan. We all have a moment in time. Let us live our lives to the fullest in the service of our Lord Jesus Christ. And I will end this message with this text. 1 Corinthians chapter 6, verses 1 and 2. As God co-workers, we urge you not to receive God's grace in vain. We urge you not to receive God's grace in vain. For he says, "In the time of my favor, I heard you. On the day of salvation, I helped you. I tell you now, this time is God's favor. Now is the day of salvation." Indeed, God's ready to help you right now. If you're not sure of what will be your life after here on earth, this is the day that the Lord has made for you to know that. And that's the only reason for you to know, and the only way for you to know that is to admit that you are a sinner and accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior truly in your heart. This is the day. And we could gladly say, "Yes, my life here on earth is true. The hands of my living God will welcome me in heaven." Thank you.